Nakagulom na ako kasi nasasarapan ako. Akong buhok! Oh no! Bakit ganun? Bakit hindi ako mapalagay? Kasi sinabi niyang, I'm so disappointed of you. Hindi... Welcome back to your channel! This is Channel 1! Because you are number 1! Palasang Abnoy! Season! Welcome back to your channel. This is your channel, Channel 1, because you are number 1. Welcome na naman po sa isang edition ng Panlasang Abnoy. So, eto na nga, nakikita nyo, solo ako. Solo flight po ang lola nyo. Kasi po, si Leonard may trabaho. Ngayon, so... Tingnan natin kung anong mapapagtsikahan natin habang nagluluto ako, okay? Tingnan natin kung may masasabi ba akong maganda o wala. Eh, kung wala, eh di natin i-edit tong video na to. So, ngayon, ang magluluto ako ng pasta. So, para po sa kaalaman ng lahat, hindi po ako marunong magluto. Oh, no! Hindi po talaga ako marunong magluto para sa kaalaman ng lahat. Pero, gagawin ko to kasi nga, dahil nasa trabaho si Leonard, ginagawa mo! Kailangan ko siyang gawin. So, magluluto ko ng pasta. Kung ano lang nakita ko doon sa kanya. Okay, so papakuluan ko na yung pasta. Ilagyan ko lang ng konting asin yung tubig. Kasi, sabi ni Judy Ann, bawal daw lagyan ang pasta ng oil. Kasi daw, pagka daw nilagyan ng oil, hindi daw didikit yung sauce. So, makinig tayo sa mga may alam kasi tayo walang alam. Wait lang. Galing ba ako kapag ginagawa mo? 10 minutes lang yata. Anak! Nagluluto lang si Mami, ha? Ha? What are we gonna do? Magbihis na kayo. Kakain na kayo pagkatapos. Normal clothes. Paplansyahin ko pa yung mga susok niya. Okay. So, ayun na. Itinama ko na siya. Hindi ko alam kung tama ba. Pero, dahil nasa trabaho si Leonard, kailangan natin magpaka-katok mga misis kahit tayo ay may katok. Magpaka-katok mga misis tayo. Okay. So, sabi ko nga, narinig niyo naman, sabi ko nga, hindi ako ginagawa mo. Eh, yun lang yung masasabi ko sa inyong lahat. A family doesn't have to be perfect. They just have to have love and respect to each other. So, ayun lang siguro sa ngayon. Ngayon ay pinakuluan ko na yung pasta. Ito yung pasta na pinakuluan ko. Hindi ko alam kung bakit kulay brown yung loob ng pasta. Tapos maghihiwan ako ng sibuyas na isosote ko sa ground. Okay? Okay? Okay, mamaya na ulit. Like and subscribe. We need 1 million subscribers. A few moments later. Hi! Okay, so kinuha ko na yung pot. Ewan ko kung bakit ako sa pot nagluluto. Eh, alam niyo naman, hindi naman talaga ako marunong. Okay, so igigisa ko na ang bawang at saka sibuyas. Siyempre, igigisa ko na ang bawang at sibuyas. Eto na. Sorry, saan ka ba nakaharap?
nung nakaraang panlasang apoy, sinabi ko sa inyo yung natutunan ko. Minsan kasi, hindi niyo na kailangan magsalita para may ma-shine kayong light. Minsan, sa mga kilos nyo, meron na kayong na-shine na light. So, make sure na mindful din kayo sa mga kilos nyo. Hindi dahil there's a rule, kundi dahil nakilala nyo ang nag-save sa inyo at gusto nyo i-give ang lahat ng glory ulit sa kanya. Ganun lang po. Okay. Lagay ko na ng garlic. Konting garlic lang. Okay. May lakad mamaya ang mga bata. Okay. Kanyang mag-supply ka ng maayo. Saka kulon. Hindi ko alam kung bakit ko ginagawa ng video to. Pero, sa palagay ko, gusto kong gawin tong video to dahil first time kong mag-video. Oh no! Daddy is at work. Ginagawa mo. And this is so extraordinary. Dahil hindi nga po ako laging nagluluto. So, I hope magustuhan to ng mga family. Yes. Ay, ala, kainin nyo pala muna to. Nakaray din na. Isama nyo yung banana nyo. Tapos itago nyo na muna yung mga gamit nyo. So, after nung sibuyas at saka bawang, inilagay ko na yung yearbook. Pakita mo sa kanila yung yearbook nyo. This is the last day of school, by the way. Truth and Freedom ang theme ng school this year. It's not. It's the pasta. So, ang regular day po namin, hindi talaga ako nagluluto. Pero dahil ngayon, ay pinili ko mag-day off. Nag-day off po ako kasi may activity ang mga anak ko sa school. Aww. Kaya, eto, day off tayo. Ako magluluto. Pero sa palagay ko, tuwing nagluluto ako, halimbawa, nasambahan ko na masarap siya. Oh, no! Sa susunod, hindi ko na ulit kayang luluto. Kasi nga, hindi ako magaling magluto. Pero, alay mo, eto, pag may isang bagay na hindi kayo magaling, don't feel frustrated or parang huwag kayong magtataka, bakit gano'n? Bakit yung ibang tao ang galing-galing sa ganyan tapos ako hindi? Ano mong problema sa akin? May problema ba sa akin? Hindi ibig sabihin may problema kayo kung may mga bagay na hindi nyo kayang gawin. Ibig sabihin lang nun, baka may iba kayong gift. May ibang gift na bigay sa'yo ng Panginoon. Dati kasi parang na-experience nyo na bang magmahal? Tapos, yung sa sobrang pagmamahal nyo dun sa isang tao, yung lahat ng sasabihin niya sa inyo, pagka sinabi niya, pakipatay yung alarm ni Ma. Yung pagka sinabi niya sa yung you're not good, o kaya pagka sinabi niya sa yung parang ang sama-sama mo, naniniwala ka na kaagad. Dahil sa sobrang pagmamahal mo sa isang tao, na-experience niyo na ba yun? Kasi, I think ako na-experience ko na yung bawat sabihin niya na tungkol sa akin, na pagka sinabi niya, ang galing mo, ayun, nararamdaman ko, sobrang galing ko. Pero pagka sinabi niya, I'm so disappointed of you. Hindi ka, bakit ganyan ang ugali mo, ganyan. Pagka ganun na, nawawala na ako ng loob. Alam mo yun, hindi ko na maramdaman yung galing na sinasabi niya. So yun nga, parang nagiging dependent ako sa kung anong sasabihin niya. So, which is, hindi po yun maganda. I don't think it's good na maging dependent. Kasi, in the first place, umpisang-umpisa pa lang, alam na ng Panginoon kung sino tayo at ano tayo, kung paano niya tayo ginawa. So, alam na niya kaagad. So,
Hindi ko alam po ano nangyari. So, yun nga. Umpisa pa lang, bago pa lang tayo makonceive ng mga magulang na natin, alam na ng Panginoon kung sino at ano ang kaya natin. Kung sino tayo at kung ano ang kaya natin gawin. So, bakit tayo magdedepende sa sasabihin ng taong mahal natin? Alam natin in the first place kung sino tayo at ano tayo. So, yun ang dapat nating matutunan na lahat. At makilala natin lahat kung ano ba ang ibinigay sa ating gift ng Panginoon at sino ba tayo. Yun lang. Yun lang po. Yun ang kapalagay. Ano ba to? Soup ba to o pasta? Kasi parang feeling ko... Oh no! Bakit ganun? Bakit hindi ako mapalagay? Hindi maano. Giniagawa mo? Dadagdagan ko pa po kasi parang ang dami ng sabaw. Narinig niyo pa si Green? He's gonna be a fifth grader. Oh, mamaya na ulit ha kasi hindi ko na alam kung anong ginagawa ko. Bye-bye. A few moments Hello. Later. Ito po yung nangyari. So naging skelet siya instead na pasta. I don't know. So ang gagawin ko, mag-e-experiment ako, i-bake ko siya. So ilalagay ko siya dito. For baking. Experiment lang po. Kasi nga, hindi tayo marunong. Sana naman. Maganda ang paglabas. Ito naman, kumakayak naman to kay mami na yan. Giniagawa mo. Mine too. Anak, ayusin niyo muna yan ha, bago kayo maglaro. Okay, so nag-preheat ako ng oven, 350 degrees Fahrenheit. Pinreheat ko siya. Pag tumunog siya, ilalagay ko. Oh no! I don't know. Parang giniagawa mo? Baka gulong na ako kasi nasasarapan ako. Giniagawa mo! How about you, Gwyn? Nasarapan ka ba?